everyone. I am Edmond Tinorio of Great 10 Elliot. I am your National Disaster Risk Reduction Management focal person. Today, we learn tips on what we will do in times of earthquake, before, during, and after. I will make you earthquake ready because I've learned ready and I am ready. Before we know the tips, let's first define earthquake. According to Webster, earthquake is the shaking or trembling of a portion of the earth. So what is the cause of earthquake? It's simply when rock underground suddenly breaks along a fault. Going back to the question, what we will do in times of earthquake, before, during, and after? Here are the tips before earthquake. Number 1. Familiarize yourself with the following. Alamin ang mga susunod. Fire extinguisher o pangapulaan ng apoy. Medical kit, mga gamit pang medical. Exit route o ligtas sa daanan palabas ng gusali. Evacuation plan o plano sa pagligas ng mga tao. Number 2. Check your house and have it prepared if necessary. Siguraduhin matibay ang bahay at ipakukuni ang mga sirang bagay nito. Number 3. Store harmful chemicals and flammable materials properly. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakakalasang chemical at mga bagay na maaaring maging sanhi na sunog. Number 4. Secure heavy furniture and hanging objects. Siguraduhin ligtas ang nakalagay na mga mapipigat at mga nakasabit na bagay. Number 5. Prepare your family's go bag containing items needed for survival. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Number 6. Participate in office and community earthquake drills. Pakilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Now, let's proceed during earthquake. When inside the building, stay calm and do the duck, hover, and hold. Number 1. Duck under a strong table and hold on it. Stay alert for potential threat. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Number 2. Stay away from glass window, shelves, and heavy objects. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador, at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Number 3. After the shaking stops, exit the building and go to designated evacuation area. Matapos ang pagyanik, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. When you are outside, move to an open area. Number 1. Stay away from the buildings, trees, electric poles, and landslide prone areas. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib at pagbuho ng lupa. Number 2. You're in a moving vehicle, stop and exit vehicle. Kapag nagmamaneho, itabi at ilito ang sasakyan at lumabas. Now, let's proceed after earthquake. Stay alert for aftershock. Number 1. Access yourself and other for injuries, provide first aid if necessary. Suriin ang sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Number 2. Prioritize the needs of older persons. Pregnant women, widow ladies, and children. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, mga kapansanan, at mga bata. Number 3. If in a coastal area and there is a threat of a tsunami, evacuate to higher ground immediately. Kapag nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas na mataas na lugar. Number 4. Stay out of the building until advised that it is safe to return. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggang walang abiso na ligtas na ito. Kaunting kaalaman. Alam nyo ba noong July 16, 1990, niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Luzon na naging sanhi ng pagkagiba
na magsasali at bahay sa mga lungsod ng Baguio, Cabanatuan at Tagupan at higit sa lahat, 1,600 na katao ang namatay doon. Remember, we don't know when will the earthquake occur. So we need to be PAW. PAW, it means prepare, aware, and alert. Once again, this is Edmond Tenorio, your NDRRMC focal person, and I will make you earthquake ready because we are ready.